Hello guys, so welcome back ulit sa ating channel. At ngayon naman pag-usapan natin yung mga top trending stocks sa PSE. And syempre, don't forget to subscribe sa ating channel and pa-click na rin yung all button para palagi po kayo ma-update and ma-notify. At mamaya po ay mag-upload tayo finally mga ano siguro 10 PM to 11 PM. I'm not sure ano kung anong oras ako makapag-upload, pero mga ganun. 10 PM mamaya or mga 11 PM. About crypto, mag-uusap lang tayo, no? At magsishare lang ako ng mga ideas. Especially kung ikaw ay first timer na mag-i-invest. Ayan, kaya kung kayo ay balak mag-invest at magta-try lang naman, okay? So dito, pwede, no? Ayan, punta lang kayo dito sa About. And kung wala pa kayong account, $10 lang yung minimum deposit dito sa Binance. Ayan, so pwede nyong i-click yung link. Ito po yun, ha? Ayan. So pakibasa na lang, ano? So punta lang kayo dito sa may About. May less 20% po kayo sa lahat ng trading fees. Ayan. Then, let's start. Ay, by the way nga pala, kung meron kayong mga question, pwede kayong mag-comment dyan. Okay? At sasagutin natin. Or mag-PM kayo dito sa Facebook ko. Ayan. Paka-search lang Billy J. Okay, tapos ito yung ano, profile ko. Ayan. So ngayon, let's start with green. Okay, ano ba meron sa green? Ano ba ang meron sa green? Ayan. Check natin. Oops! Oh! Breakout. Nice. Solid. So right now, na-hit na yung target natin na 1.42. Okay. Let's see. Extension pa rin to guys, no? Ayan. So overbought area. Even though na siya ay bumaluktot, pero naka-recover. Sa part na to, mas safe sabihin na let's wait first na magkaroon to ng ano, no? Ng lower high kasi wala pa right now eh. Nag-breakout ulit eh, di ba? So ngayon, let's see, especially next week, ano? Okay, supposed to be dapat ganito yung makita natin itsura niyan eh. Lower high, tas higher high sa may chart. Okay? So right now, ang nakikita natin, higher high na dito. Diba? So higher high. Higher high po yan. Ayan, pero dito, sa RSI, higher high. And actually dito, medyo flat pa nga to eh. Diba, flat to. Medyo flat right now, ano? And let's see. Ayan, sa next week, kung paano mangyayari dito. Medyo risky to because, yun nga, even though na pwede pa siyang mag-rally, pero kasi kung titignan mo, no? Okay, from here, tapos hanggang dito sa may closing natin, halos 40% ni. Diba? So, yun na lang yung tignan natin, guys, no? So far, ayan, ang nakikita natin. Okay, so medyo pagka sinilip natin dito, mas respected to kasi meron pa dito eh. Okay. Ayun, no? So, nag-retest. Nag-retest doon, kaya medyo ingats lang, ano? Ayan, kasi resistance yan. Kung mag-add tayo doon, 1.42 tapos 1.45, still resistance pa din to guys. Okay. Oh, ayan, resistance to eh. Ayan. So 1.45. And possible support for this one, eto. 1.42. Ayan, so just in case na magkaroon tayong pullback, no? So yun yung first target natin for green. And ngayon, FCG,
Okay, trending ulit si FCG. Silipin natin. Uy, breakout. Solid, no? Look like, okay, para siyang double bottom. Right, ayun, no? So, nag-breakout dito before, since meron tayo dito ang trend line, March 2023 nag-start, eh. Ito, yun, no? 1, 2, 3. Tapos, breakout dito. Pullback, twice. Okay, pullback. Tapos, bounce konti. Tapos, pullback ulit. Then, bounce, ano? Kasi, ito na yung support, eh. Oh. So, support na yun sa baba. And, sa Monday, tignan natin kung may hit to, no? 0.7681. Kasi, ito na yung next resistance. Which is, may horizontal na to. 1, 2, 3, and possible dito. Retest tayo dyan. Pwede, no? 0.7681. Ayan, so tignan natin. And of course, very interesting to. We have here possible crossover. So sana lang is magtuloy. No? Ang masama kasi biglang buhusan at bumalik dito sa baba. Pero for now, sa malamang, baka ma-hit muna tong resistance natin kasi naka-alpas na, oh. May momentum, eh. Okay, pwedeng ma-hit to, no, 0.7681. Since resistance natin yan sa may horizontal. Plus, 200 day moving average. Okay, retest to. Let's see kung paano magre-react, no? Ayan. So, tignan natin sa Monday. Next week, right? Very interesting for FCG. Ayan, kasi retest na to, eh. Alter. Next one. Ayan, so meron. Kung meron po kayong mga requests, mga questions, pwede po kayong mag-comment, guys. Especially sa crypto, no? If you want to learn something or magpa-guide. So, pwede naman. Libre. Ayan. Libre lang. Alter. Na-hit na guys yung sinabi natin na target price. Ayun, no? 1.05 yung na-hit. Actually, medyo solid to talaga, no? Kung titignan natin. Inverse. Head and shoulder pattern. And yung neckline natin, eto. 1.03. So, right now, this is very crucial. Supposed to be, dapat mag-hold dito yan. Ayan, sa 1.03. Ayan. Pero minsan kasi, bumabalik ano, sa may shoulder. So, it means, if babalik to pababa, still pwede pa rin balikan tong 0.96. If ever, guys. Ayan. Pero overall, maganda yung ano niya. Pattern and as well yung kanyang structure. Okay? So, breakout dito sa may channel. Okay, remember, palagi natin sinasabi yun, ano? Hanggat walang breakout sa channel, huwag mo nang bibili. Diba? Kasi, there's a tendency na pababa ng pababa. Yan. Lower high, tas lower low. So, since si Alter may breakout na, pullback as well, tapos, breakout sa neckline, goods. No? And we want this na mag-hold above neckline, which is 1.03. Ayan. 200 day, check lang natin. Ano. Ito ka, di pa visible. Ayan. Next, ION na tayo. Let's do this, ION. Uhoo. Very interesting. So, right now, ang possible support na natin for ION, ito na. 1.17 na guys. Okay? Hindi na po nag-hold dito kanina, no? Sa 1.29 and kahapon sa 1.33. So, this is very bad. Kung titingnan natin, bearish divergence. Lower high dito sa RSI, tapos dito naman higher high. Okay, pagka mga ganitong setup, medyo ano muna tayo. Iwas muna tayo guys, ano? Since pagka sinilip natin to, medyo hindi na talaga ideal
bilin. Kung bibilin mo to, no? Nako po. Ayun, no, from here, 0.5 naging 1.43 yung peak. Ayun, tapos nag-close dito sa 1.27. Actually, medyo mataas na to eh. Ayan. So, yun lang for ION, ano? Super simple lang naman. Converge. Okay. For Converge naman, since pababa pa rin yung kanyang 200 day. So, diba, nasilip na natin ito eh. Ayan, oh. Yung red line. So, right now, silipin natin. Uy. Medyo goods. Yes, medyo goods. Pero, lower high pa rin yan. Okay. So, we want na mag-breakout dito. And kasi, this is possible channel, ano? Lower high, tas lower low dito. So, right now, medyo stay muna tayo. Maging calm muna tayo, guys. Patience, ano? Be patient, guys. And kung mag-hold na dito yan sa 10.59, okay, ababa. And kasi support na tong 10.59. Tas yung resistance natin sa 11.03 possible. So, kung mag-hold dyan, ang possible breakout date maybe dito July 12, next month pa actually. Dito guys, pwede. Ayan. So, right na wala pa. Okay, tingnan natin yung magiging trajectory na to, no? Pero right now kasi medyo ano na siya, no? Medyo hindi na siya naka-slant, guys. Ayan. So, tignan natin. This is very crucial for Converge as well. Ayan. And kung titignan natin, last year, nag-retest dito sa 11, which is eto yan, no? So, 11.03. Tapos, retest dito ulit. Okay. So, medyo merong pressure dito, no? Sa may, ano, na to, sa price na to, guys. And once na ano dito, si Converge is makapanik dyan sa may ano na yan, resistance na yan and support dati, eh medyo maganda to for Converge, no? So since wala pa, let's see, no? For Converge. Tapos M-wide. So last M-wide. For MY, actually, halos walang galaw to eh. Pero right now, ang resistance natin dito, 3.35. So, medyo nag-rally naman siya kanina. No? Support, still the same pa rin dito, guys. 3.09. Pero ang makikita natin dito kasi, we have here a gap down. Okay, pero filled na yan dito. Tapos, may susunod ulit. So, pagka namimik to, yung previous movement niya, no? Okay, pagka namimik yan, okay, possible, ma-filled to. Okay, supposed to be, dapat ma-filled. If same pa rin ang pattern, like this. Okay? So, tignan natin yung setup na to, no? Kasi, kung siya ay magra-rally, tas ma-filled to, eh, malaking bagay to, guys, ano? Ayun, 14%, halos 15%, 14.5%, no? Ayan. Pero, of course, retest muna tayo dito. Okay? Sa 3.35, kasi resistance to eh. And before, ganun din yung naging setup. Retest, rejected. Tapos retest, rejected, then boom! Okay? Possible ganun din, ano? Let's see kung ano yung ano dito mangyayari for M-wide. Tapos check natin 200 day. Okay, medyo pababa to. Pero nag-hold naman na kasi to sa M-wide, ano? Since, wait lang, i-check muna natin. 2022 actually. June 2022. So medyo naging local bottom na tong 2.95 actually, ano?
Ayan. So, tignan natin for this one, kay MY, ano? So, yun po yung nakikita natin for now, for this one. And I think, that's all. At mamaya, ano? Crypto, mga 10 to 11 PM ako mag-upload kasi meron pa akong gagawin after ko itong upload. Ayan. So, pagka medyo natapos, nang maaga sa gagawin ko, ayun, ediretso na tayo dun sa pag-upload natin sa crypto. And sana meron tayong matutunan mamaya ano, sa crypto kasi masarap mag-share. Especially pagka ang usapan is crypto. Ayan. And that's all. Maraming salamat po sa panonood. See you po ulit mamaya. Bye-bye!